Attorney, ano po ba ang letter of administration? In short word or in simple term, a letter of administration is an official document granted by the court to someone who has appointed as an administrator to gain access and manage the estate of someone who died without a will. In short speaking, sa salitang Tagalog po, para po maintindihan kaagad ng mga kababayan nating Pilipino na nanonood, ang letter po ng administration ay isang order galing sa korte na ina-appoint ang sino man na magkaroon ng access or gain sa lahat ng estate ng namayapang tao na walang will. Okay po. Attorney, nabanggit niyo po yung mag-gain access. Sino ba yung eligible na mag-apply po for letter of administrator? Basically, the first requirement for letter of administration, ang unang-una, kailangan ni nearest kin ng namatay, which is, if the couple is, if example, the one who died is married, yung asawa niya ang next in kin. Or, kung single siya, yung kapatid niya, or kung buhay yung magulang niya, yung magulang niya. Hanggang sa dumating sa mga pamangkin niya o ano, kung yun lang available. Mm-hmm. So next of kin po tayo, ano? Tayo attorney po. Yung process naman po, paano mag-obtain ng letter of administration po? Ano po yun po? Kailangan po muna natin linawin. Ano po ba ang letter for administration at ano yung will, pagkakaiba niyang dalawa? Dito po sa Canada, dahil po common law tayo, may ang letter for administration po ay ginagrant ng korte o i-apply ng sino man nearest in kin ng namatay na tao na walang will. Ang tawag sa kanya, pag siya ay na-approve ng korte, is administrator. Kung naman siya ay may will, ang tawag doon ay executor. So, executor pag may will, administrator pag walang will. Walang will. Halimbawa po, namatay po, pag-usapan po natin sa letter of administrator po, walang will at biglang namatay. Ano naman yung documents na dadalhin po ng aplikante, yung nearest kin of ng namatay? Ang first and foremost document na kailangan niya madala is of course the death certificate. Dahil yan ang certificate na magpapatunay na ang tao ay namatay. Mm-hmm. Death certificate galing sa Vital Statistic Office. Okay. Second, kung siya ay asawa, marriage certificate or marriage license, marriage contract nila, and then completion of the property, kung ano-ano yung mga property na dapat i-attach or isama sa letter for administration. That we called it in Canada as estate. Ang estate is completion of the property of deceased person, either movable property or immovable property. Ang tawag sa compilation, comprehension na yan is estate. Okay. Attorney, pag-usapan, balik tayo mamaya sa estate management. Ano? So ngayon po, yung proof of death na binibigay po ng isang funeral home, valid din po ba yan kung wala pa siyang death certificate coming from the province? Tinatanggap rin po ba? O talagang galing po sa Vital Kailangan Statistics? Galing sa Vital Statistic Office because that the official document to prove that the person died. Okay, so noted po yung mga kaibigan. Ano po, death certificate galing po sa province, specifically galing po sa Vital Statistics. Okay po. Before they punta sa state management, ano naman po, halimbawa po, okay na po lahat ng requirement, mm-hmm. naging administrator na po siya. Ano po, yung next process po nun, kumpleto na siya ng documents, anong next step po doon? Okay. Ang next step nun ay hindi officially na magiging administrator kagad ang taong nag-apply nun. Unang-una, kailangan niya mag-file sa korte. I-process ng korte, justify doon among other, bakit siya kailangan mag-administrator ng property. So, if the court determine that you are eligible and qualified, the court will grant you an letter of administration. Hindi siya automatic. Natingin mo, ikaw ang asawa, ikaw kagad. Hindi, kailangan mong mag-secure ng order galing sa korte. Okay po. So, yung timeline naman po ang tinignan po natin, gano'n siya kabilis po, attorney? If everything is in process and everything is in order,
In Manitoba, it will range at about 6 to 12 weeks if everything is okay. Walang problema. Kung may problema, then i-re-revise mo or magre-refile ka ng hinihingi ng korte kung ano yung dapat mo ibigay. Okay po. So babalik po tayo dyan mga yung pag-disputes, no? Mm-hmm. So ngayon po, okay na po lahat. Halimbawa, okay na po lahat. So natanggap na po natin yung letter of administration galing from the court. Ano naman po ang duties and responsibility po ng isang administrador? Basically, meron siyang pitong duties and responsibilities. Unang-unang duty niya as an administrator is to collect all the asset of the deceased person. Pag na-collect niya, second duties and responsibilities niya, halimbawa na-collect na niya, do proper accounting of all the record, income, and losses of all the property of the deceased person. Third, kailangan niyang maggawa ng accounting record nito to determine kung ano yung lahat ng i-distribute sa beneficiary. Third, apport, kailangan niyang duty ng obligation niya na bayaran ang either ang natitirang obligasyon ng namatay na tao. For example, paying of a mortgage and paying of income tax return. Then, another duty of the administrator is to distribute the property to the beneficiaries according to the law of the province or to the law of the land where the property is located. Kasi wala siyang will eh. Kung may will siya, kung ano yung kagustuhan ng taong namatay. Kung wala kang will, ang distribution ng estate of a deceased person is naaayon kung ano yung batas kung saang province siya. Ayun. And finally, filing of an income tax. Ayan po, isa-isayin po natin yung seven duties yan mamaya po. Ano? Yan po sa state management. No? Dito naman po, nabanggit po natin sa ano po, dun sa isang mga duties po niya is yung distribution sa beneficiaries. Ano po yung process po? Bayad liabilities muna before distribution? Or? Yes. Everything, kailangan muna maisettle ang lahat ng obligation. And before you can do that, you must file or you must put a notice, a public notice, technically, sa newspaper of general circulation for 7 or 6 consecutive weeks informing all the debtor of this property. Kung walang lumabas na debtor of this property, pwede mo na i-distribute yun. Kung may lumabas na debtor, babayaran nyo muna yun. Settle nyo muna yun. Settle muna lahat ng mga liabilities before distribution. Let's say po, meron nag, balik natin kanina, yung dispute and challenges. No? What if kung may sa part ng family nag-contest, no? Doon sa pag-administrator po ng halimbawa ng spouse, halimbawa po. Ano po ang mga proseso po doon? Well, as an administrator can always be contested. Unang-una, it is a valid contest. Kung ang administrator or if the administrator is acting not for the best interest of the estate of deceased person, pwede mo siya i-contest. Or second, if the administrator became incapable or halimbawa nagkaroon siya ng mental illness or physical illness na prevented him or her to do the duties of an administrator, then pwede ka agad siyang i-contest or palitan. So pwede i-revoke or i-terminate. Pwede i-revoke or i-terminate. So, ako, very important rin pa pala po yan. Another thing po kanya, dun sa 7 po natin, isa-isayin po natin mga kababayan, is yung tax implication. Ano naman po ang tax obligations naman po and how it should be handled? Ayan ang masaklap dito sa Canada. Yan ang tinatawag natin final tax. Dito kahit mamatay ng tao, may final tax pa tayo. Magbabayad pa tayo. Yung namatay ng tao, yung lahat ng final tax obligation niya before he can distribute the property either with will or without will,
bayaran niya muna yung lahat ng final tax duties niya, and that is in the process nakukunin mo, isesecure mo sa CRA or sa Canada's Revenue Agency yung duties, tax and obligation ng taong namatay. Ang tawag sa atin yan dito is final tax of the deceased person. Nako pala, ang hirap palang mamatay pag talaga dito sa Canada, no? So lahat muna, bayad muna bago makukuha yung mga beneficiaries. Uunahin natin yung bayad. Pakabayad at clear na lahat, saka pwede i-distribute yun. Ito naman po yung sa legal support. Of course, kailangan po na ng legal support. Can a lawyer assist po in a specific task such as asset validation or dispute resolution? What kind of dispute? Halimbawa, resolution. Yes po. Halimbawa po, meron pong isang family hindi sang-ayon doon sa pag-distribute po nung administrator. Pwede po po. Yeah, they can always question the act of an administrator either personally and or in the court. Mm-hmm. So, kapag na, correct me if I'm wrong, attorney, kapag namatay po ang isang tao na walang will, ang tawag po dyan intestate. Intestate. Apa. So, sa rules of intestate of succession, alam ko na discuss mo siya kanina bahagya, paano po ang impact of distribution ng estate? Halimbawa, okay na po lahat. Paano naman po ang distribution po niyan? Distribution yan. Unang-una, katulad yung sinasabi ko, sesettle mo na lahat ng debt and obligation ng taong namatay, babayaran ang kanyang huling tax, magpo-post kayo sa general circulation for 6 consecutive weeks, nasasabihin ninyo na itong taong to ay namatay at i-distribute na ang kanyang property. Anyone who has an outstanding debt or obligation sa taong ito ay humarap na o lumabas na. Mm-hmm. After 6 weeks, pag hindi siya lumabas o walang nag-claim ng utang dito sa taong to, then the executor can start the process of distributing the asset of the deceased person according to the law of the land or to the law of the province where the property is situated. Mm-hmm. Pag siya merong will, kaibahin ko lagi ha, pag may will ang tao, pag na-probit ang will, ang distribution ng estate is according sa will o kagustuhan ng taong namatay. Pag wala siyang will, ang distribution ng asset ng namayapang tao after the issuance of letter of administration and settling all the obligation of the deceased person is ayon sa batas kung saan ang property niya ay malolocate. Halimbawa, dito sa Manitoba, susundin natin ang tinatawag na Rules of Interstate Succession. Mm-hmm. So, nabanggit nyo kanina, attorney, yung probate. Paki-explain mo, ano po yung probate po? Ang probate is almost the same with the letter of administration. The only difference is that in letter of administration, ipoprobate mo yung property niya base doon sa letter of administration dahil namatay siya na walang will. Mm-hmm. We call it estate planning. And in letter of, and in probate, doon sa taong namatay na meron siyang valid last will and testament. Ipoprobate mo siya ayon sa kagustuhan niya. Yung letter of administration, ipoprobate mo siya ayon sa batas kung saan matatagpuan ang lahat ng naiwan ng taong namatay ng walang will. Ayun. So, naintindihan po natin yung pagkakaiba po, ano? Okay po. Nabanggit niyo po yung ayon sa batas kung saan siya situated. Situated. Okay po. Halimbawa po, meron siyang property sa Philippines. Okay. At wala siyang will through letter of administration. Paano po natin i-handle po yan? You can include it. What are the other rule? The other rule is that if, for example, the letter for administration also include the properties located in the Philippines, it is not automatically recognizable in the Philippines. If that is the case, you need to file what we call special proceeding in the Philippines and what we call it recognition of foreign judgment. Because the court who issued a letter of administration, or if it is a will, a probate of will, is a foreign court involving property in the Philippines. So that is a different jurisdiction. The lawyer in the Philippines should file a recognition of foreign judgment. And if the Philippine court grant your
your letter of administration through recognition of foreign judgment. That the time na pwede nang ma-apply kung ano yung decision ng korte rito doon sa property na located sa Pilipinas. We call it recognition of foreign judgment. Mm-hmm. So parang foreign grant of administration, parang ganun po yung, yep. Yes, yung terminology. Ngayon kanina, ito yung nabanggit nyo po, meron kayong publication no sa, mm-hmm. sa newspaper of within 6 weeks. No? Mm-hmm. Is there any other way pwedeng gamitin po ba ang social media na as for publication or talagang newspaper at general circulation? Well, the rules that include social media, but you can also include that. But as a general rule, the court or the law only required newspaper of general circulation. Maybe if you're in Winnipeg, Winnipeg Press or Sun or JR News or Filipino Express. So at least nasa dyaryo, yeah. I-publication. So mapunta po tayo sa pagbabayad ng utang. Marami mm-hmm. to, yet hindi mo mm-hmm. gusto. Paano naman po ino-notify po ng creditors po yung passing, yung disease po, yung pagsasettle ng outstanding debts? Paano po, ano po yung proseso po dyan? Well, as the process is, the administrator will file a notice in a general circulation. Mm-hmm. So, if anyone or someone else has an interest over to the estate of a deceased person, he must show up. Otherwise, if the 6 weeks period lapse and nobody show up, that technically grant the walang may habol or walang may utang na gustong maningil sa taon na mayapa. Mm-hmm. 6 week period is enough time mm-hmm. for anybody to know that this person died. Mm-hmm. Punta tayo sa medyo complex mm-hmm. na sitwasyon. So, kapag may complex, ano naman mga challenges na nakikita po natin dyan, attorney? First complex na challenge na pwede laging mag-transpire ay yung hindi pagkakasundo ng executor or ng administrator sa other member of the family. That's always an issue. So, it is very important to thresh out or to iron out those issues bago mag-file ng administrator o bago kung inyo italaga kung sino ang tatay yung administrator. Mm-hmm. Halimbawa, yung taong namatay ay binata, walang okay dalaga, walang asawa, walang anak. Sa magkakapatid, walang magulang, yung magkakapatid, mag-usap-usap sila kung sino ang pwedeng tumayong administrator. It's very important na bago mag-grant ang administrator, alam nyo kung sino at nagkakaisa kayo. Otherwise, kung merong isa nag-grant, then hindi kayo magkaisa, kung question nyo doon, that's another process which involves another procedure. Mm-hmm. Medyo mabigat na yun. Opo. Lalo dito sa Manitoba, usually, meron, nag-migrate tayo dito, wala tayong kamag-anak, halos tito-tita na lang, mga ganyan. Hindi pa masyadong close. Mm-hmm. Ano naman yung common, sa mga administrator na po, ano naman yung common mistakes po na dapat i-avoid po nila? Ang common mistake ng administrator na napansin ko lang dito sa Manitoba or dito sa Winnipeg is sometimes hindi nila alam kung ano ng property meron ng tao na namatay. So, it is better to make a research what are the properties that the deceased person has at the time of his death. Mm-hmm. I-research nyo muna o mag-ano kayo, kung meron sa bank account, you ask the bank manager to provide a, not of course, not the account, but to certify that this person has a bank account because gagamitin mo rin yon pag nag-file ka sa korte, yung completion ng lahat ng property ng namatay na tao. Mm-hmm. So, tama yung sabi ni attorney, magkaroon tayo dapat ng estate accounting. Yeah. Ano po? So, yung records dapat po naka-intact. Intact siya. Pero attorney, kapag usually pag yung biglaan at walang will, ano po yung pinaka-the best na remedy po dyan? Ang remedy, normally, pag yung tayo namatay na walang will, biglaan, magle-letter for administration tayo, siguro kung yung asawa o yung mga kapatid, alam naman kung saan nagbabangko ang tao. Mm-hmm. Common knowledge yun.
alam niya kung anong property siya meron, i-certify niya, halimbawa eh, meron siya sasakyan. Eh, hindi naman pala sa kanya nakapangalan sa MPI yung sasakyan. Hindi sa kanya yon. Mm-hmm. Sabi, eh siya naman naguhulog nun eh. Normally, maraming ganito. Yan sasakyan niyan, siya naguhulog yan. Eh, hindi naman sa kanya nakapangalan. So, ang basic natin dyan, halimbawa sa sasakyan, kung kanina nakapangalan, naka-registered sa MPI, regardless na hindi siya naguhulog, siya ang may-ari niyan. Oo, oh, kasi yun ang naka-register. Oo, yun ang sa property, lagi niyo i-search sa properties office. Pwede kayo magpunta sa lawyer, pa-search niyo kung kaninong property ito. Kalimbawa, eh, yung property niya, apat silang magkakapatid na isang property, apat silang magkakapatid, na ang naka-register sa kanila ay joint tenant, ay hindi rin pwede yan sa letter for administration isama kasi ang rules pagka joint tenant is roll over. Pag namatay ang isa, balik kung sino buhay kasi yes, joint sila. Uh-uh. Unless it is a common tenant, yes, or common ownership. Yes. Kung common ownership, yung party niya doon, halimbawa eh tatlo silang magkakapatid doon sa isang property, common tenant ang titulo nila, so each one of them has the same equal right and interest kung ano lang ang meron sa kanya. Tiktik one third ba sila doon? 1/4. Something like that. So, kung halimbawa ay namatay eh, merong isang property na tatlo sila nakapangalan sa titulo, pero ang nakalagay sa titulo ay joint tenant, hindi applicable yon. Pero kung ang nakalagay sa titulo niya is tenant in common, yung party ng taong namatay, pwede yun. Yun lang. Hindi pa pakilaman yung dalawa. So, yung next question, kung papunta na yan, of course, hindi mo maiwasan yung family disputes. Laging ganyan. So, ano naman po yung opinion po natin, no? Kung ayaw makipag-cooperate ng mga beneficiary sa administrator's authority? Hindi sila pwedeng hindi makikipag-operate pag meron ng pag yung tao ay meron ng administrator galing sa korte at authority, hindi sila pwedeng hindi makipag-cooperate. Pwede lang sila hindi makipag-cooperate if they see that the act of administrator is contrary to the best interest of the property of the deceased person. Otherwise, hindi sila pwedeng hindi makipag-interest. Mm-hmm. Second, if the administrator has a mental or physical incapacity to act as an administrator, alam mo, may dementia na siya, or lumpo siya, baldado siya, eh, hindi talaga pwede yun. But as long as the administrator acted for the best interest of the property of the deceased person, on the very first place, siya ang inappoint niya administrator, dapat makipag-coordinate kayo. Otherwise, magkakaproblema kayo. So, ang administrator po ba, ilan po dapat? Dalawa? Tatlo? Ilan po dapat ang administrator po? Normally, isa lang ang ina-appoint ng korte na administrator. Mm-hmm. That is a very common, normal isa. But there are an alternate, nakalagay yon, alternate administrator. If the appointed administrator is incapable nga or acted in contrary to the interest of the property of the deceased person. Tama po yun. So, may co-administrator. Again, babalik po tayo sa family. What if yung dalawa, hindi magkasundo po yung dalawang administrator po? Sino po magpre-prevail po? The first administrator, as long as he is acted not for the best, or as long as he acted for the best interest of the property of the deceased person, the court-appointed administrator shall always prevail. Okay po. So, tandaan po natin, always the primary administrator po ang magpre-prevail ng kanyang karapatan, no? So, ano naman po yung ano po natin? Halimbawa po, okay na po lahat yung estate na administer na distribute na. Mm-hmm. At biglang may na-discover po silang another estate, another property. Paano po yun ang treatment po nun? Meron siyang another. As long as that property belongs to the deceased person, that's included. Mm-hmm. As long as they can prove it or the record prove it that property belong to the person who died without a will, it can be included. Okay. So kanina, attorney, nabanggit natin yung real properties. Diniscuss mo kanina yung rules of survivorship, 1/3 tenants in common and everything.
May bago ngayon ng mga assets called digital assets. Mm-hmm. Paano naman po natin ititreat po yan? Like, halimbawa yung... online accounts, cryptocurrencies, like, ganyan po. Cryptocurrencies, oo. Yung mga ano, as long ang treatment dyan is also part of estate of deceased person. Part of an immovable property of estate of deceased person. Yan pa rin ang treatment sa kanya kasi hindi naman siya real estate eh. Mm-hmm. So that's included as a investment yan eh. Mm-hmm. Or ano. So in investment, if it is, if the investment is a sort of insurance, kalimbawa short siya ng insurance, ang lagi mag-govern sa kanya ay yung tinatawag nating Insurance Act of Canada. Kung sino yung designated beneficiary, lagi naman meron sa insurance, may designated beneficiary. If the investment is not sort of an insurance, then therefore, it can be treated as an estate of a deceased person. Part siya ng movable property, which is also pera, account sa banko, or mm-hmm. ano, ganyan, ang treatment sa kanya. Ayun, ang dami yung natutunan kay attorney. Nabanggit mo insurance attorney, no? Kailangan ba bang administrator magbabond dito? Well, we are talking about the about the filing of a letter for administration. Of course, one of the requirement for the of the court to grant a letter for administration is to file a bond which is double the amount of the property of a deceased person. Oh. So, if, for example, the property of the deceased person, including the movable and immovable property, are, say, for example, around 300,000, the court required you to file a surety bond, which is double the amount. The purpose of that is to secure the property of a deceased person from any malversation or whatsoever. Mm. Wow. So we call it a surety bond. Surety and the court will require a recognized surety company. So kailangan ng third party na rin. Yeah. Okay. So again, pag-usapan po natin yung utang. What if po yung utang niya nag-exceed na doon sa value ng kanilang paghahati-hatian? Ano po mangyari po, attorney? Well, babayaran mo na yung utang. Yan ang requirement. Pag over na. Over na. Whatever left. Wala tayong magagawa. Kung patay na tao, wala tayong maano sa kanya. But the first rules of everything is bayad muna ng lahat ng obligation. Mas madali po mag-probate ng will kesa mag-apply ng letter for administration. Letter for administration will require you a lot of money, require you to file a surety bond, whereas in probate of will, just to probate the will. File the court with the probate, file in the court yung probate of will mo, as long as the court determined that the will is valid, it better to have a will than to file a letter for administration. Habang maaga po, kung wala pa po kayong will, pwede po kayong magpagawa ng will or gumawa na po tayo. I-plan po natin ang estate natin habang buhay pa tayo. Huwag po natin iasa na bahala na pag namatay, ay bibigyan pa po natin ng sakit ng ulo ang ating naiwan. So mas maganda po, habang malakas tayo, nakakapag-isip tayo ng tama. Alam natin kung ano ang maganda para sa mga may iwan natin, ay gawin po natin. Kaysa po sa letter po administration, na bukod sa magastos, mahirap, korte po ang magde-decide kung paano i-distribute ang property ninyo. Whereas, if you have a will, kung ano po yung kalooban na gusto ninyo mangyari, as long as it is not contrary to law, yun po ang masusunod. So hanggang maaga po, iplanuhin po natin ang mga bagay na iyan. Huwag po tayo mag-ano na, saka na yan, di na kailangan yan. Mas mahalaga po ang mayroon na tayo kaysa magsisi tayo. Salamat po.